Yan, first time mo, Bart. Nabuksan na yung makina mo. Yun. Part lang ng makina. Part lang ng makina pala. Ano lang to? Right side crankcase cover. Oh. Okay, makikita mo ha. Walang lokohan. Okay. Bakit kailangan mo na magpalit? Okay. Same sila ng haba ng reader supposed to be. Mm-hmm. Ngayon, dahil matagal na to, 10 years, tingnan mo yung distance and difference. Oh, I see. That's almost 2 millimeter yung okay, wala. Okay, oo. So, 0.4 pounds of force ang nawala. Kasi 2 millimeter. Mm-hmm. 0.2 pounds kasi per mm na nawawala sa spring yung force. That's why. Yep. Apocalypse. What's up, mga kuis? Here's the deal today. So ngayong araw na to, mga kuis, papunta tayo ngayon sa location ni Sir Kuis dahil meron tayong ipapakabit kay Bart again and again, baby. So, wow! Ninja 400, if I'm not mistaken. Anyway, papakabitan natin si Barty ngayon ng fuel cock tulad kay Basha, yung ating Raider R150, na kung saan, as far as my knowledge is concerned, mga kuis, ang fuel cock kaya ito yung nagko-control ng flow ng gasolina galing tangke papuntang karburador. Okay? And at the same time, aside sa nagko-control ng flow, ito rin yung nagpapastop ng flow ng gasolina papuntang karburador kung hindi nyo ginagamit ang inyong motor, baby. So, although meron namang on and off sa tangke ni Bart, pero, well, gusto ko lang pa-installan. Alright, and aside from that, mga kuis, recently, meron tayong pinalagay kay Bart. Okay, so pinapalitan natin siya ng carburetor, which is from Kihin. Binalik natin siya sa stock carburetor ng Suzuki Thunder, pero hindi 125 kundi Suzuki Thunder 250. Okay, so same lang sila ng Kihin, no, ng Suzuki Thunder 250 na carburetor, 28 mm, kasi yung stock talaga ng Suzuki Thunder 125 is 26 mm lang. So pinapalitan natin siya ng ganon. Well, check nyo muna itong video na to na kung saan ininstala natin siya noon na sinabi ko. Ano ba yung mga pinagsasabi ko? Anyway, basta check nyo muna ito habang tayo ay bumabiyahe. Alright, so see you na lang sa location ni Sir Kuis, mga kuis. Ka-chow! Anyway, what's up, mga kuis? Here's the deal today. Ngayong araw na to ay, of course, nandito naman tayo sa location ni Sir Kuis na kung saan dito natin pinapalitan ng Racing CDI si Bart. Kung nakikita niyo yung pula, yeah, that's the Racing CDI of Bart. At saka pinalagyan ng air cooler. O, diba? So, nagmisto lang feeling big bike na si Bart. So, ngayong araw naman na to ay meron naman tayong papalitan kay Bart, which is yung kanyang clutch lining and spring, because considering Bart is 10 years old na siya, and yun nga, kailangan na nating palitan. So, ano kayo mga kuis? Ito yung brand ng clutch at saka clutch lining and spring, clutch spring na ipapalitan din kay Bart. Beats bike. Sa Raider 150 ito, but since compatible silang dalawa, so good style. Ngayon naman, kasakalukuyang pinapalitan na ni Sir Kuis, kung mapapansin nyo, yan, ang carburetor ni Bart. Ba
balik sa stock. Balik tayo sa stock. Tama, Sir Chris, no? Galing sa Suzuki Thunder 250. Thunder 250. Yes, Thunder 250 galing to. Okay, kinabit ni Sir Chris kay Bart. So, that's the story. Hindi lang namin na-vlog kanina dahil hindi nakasama yung panahon kanina. Umulan, buti na lang ngayon, no? So, fully mga Chris, hindi umulan hanggang Davao. Alright. Ito mo, sir, ha? Oo. Masabi ko sa'yo, ha? Oo. Hindi talaga yung masisira. At least 1.5 mm. Oo. Yung kakapal. Yan mong iba yan, wala na yan, lutuin ang oil yan. First time, Abrian? First time. Matigas. Mga kailangan niya ng ano, Sir Kuis? Impact. Impact. Meron naman dyan. Pero hindi pwedeng impact to. Bakit? Mababaw ang ulo. Masisira. Ay, yan. Oo, no? Hindi pwede pinigin yan. Oo. Ikalik ko ba na? Ayan, first time mo, Bart. Nabuksan na yung makina mo. Yun! Part lang ng makina. Part lang ng makina pala. Ano lang to? Right side crankcase cover. Akin yung bago. Yung bago. So, papalitan na natin si Bart ng clutch lining and spring. So, ito yung papalit natin, mga kuis. Same sila ng haba ng radar, supposed to be. Mm-hmm. Ngayon, dahil matagal na to, 10 years din naman yung distance and difference. Oh, I see. That's almost 2 millimeter yung okay, nawala. Okay, oo. 0.4 pounds of force ang nawala. Oh. Kasi 2 millimeter. Mm-hmm. 0.2 pounds kasi per mm na nawawala sa spring yung force. So, yan, Sir Kuis, hindi na yan siya pwede magamit. Huwag na. Dispose na yan. Oo, ang gagawin. Binugbog mo na ng 10 years yan. Oo nga, no? Tapos kayo, gamitin mo. Ano ba yung pinakamalayang na biyahe nito? Isulan, Baganga, Norala. Pero yung clutch housing, Sir Quiz, hindi ba yan talaga necessarily napalitan? Pag nagasgas itong gilid, okay. Siyempre, sasayad na itong mga lining mo during pag nagpipress ka. Kasi sa ganito, ang ano niyan. Ganito ang... Play? Na, functionality. Oo. Yan. Kapag umaandar ka, hinahayaan mo yung clutch na naka-engage. Ibig sabihin, nakaganyan yung position yan. Magkadikit yung clutch, tsaka yung tawag ito, plates. Clutch lining, tsaka clutch plate. Magkakadikit. Dinadrive ng clutch lining yung clutch plate para sabay niyang iikot itong gear. Okay, diba? Oo. Kaya kumiikot yung makina mo. Uh-oh. Ngayon, pag prenest mo, yung lever mo, hihiwala yan. Kaya kahit umaandar yung makina, i-rev mo, hindi tumatakbo kasi nag-disengage yung gearing dahil humiwalay yung mga lining dun sa clutch plates. Ganun yan. Pag yung nakapress. Oo. Oo. So ang clutch, always activated ang clutch. Oo. So always, nagtatrabaho ang spring. Oo. Tapos, ito careful kasi meron itong bearing. Yan sa loob. Oo, yan ang maliit na bearing. Isa sa mga unang masisira kapag pinabayaan mo. Oo nga. Change oil. Oo, no? Oo. Pero may nabibili yan, Sir Kois. Meron naman. Pang-reader. Pang-reader din. Ah, same lang ba? Same lang ba talaga sila sa reader? Pati clutch housing? No. Clutch housing, iba. Iba? Kasi ito, damper type. Uh-huh. May damper to, may rubber to sa likod. Uh-huh. Yung radar, spring loaded yun. Ah, okay.
bigyan kita example bakit kailangan mo palit. Mm-hmm. Dapat itong guide para uh-huh. dito. Mhm. Tsaka yung lining mo the most is dapat pantay lang. Oo. Uh-huh. Kasi pag mas malalim na itong lining compared dito sa ano niya, sa crown. Okay. Ibig sabihin, ang nagdadala sa iyo si plate na lang. Eventually pag tumagal ang pinabayaan mo na upod to, maghahalikan na yung ano, yung mga clutch guide. Oo. Naghahalikan na yan, tutunog na yung clutch mo. Yung sinasabi ko sa iyo, mababasag yan, kakainin ito. Oo nga, ikotin diyan. Yun doon ako nangamba yung pagsabi mo noon. Oo, ikaw lakas daw pa nang mag-ride. Talaga akong nung sin ba, kaya ako as long as wala pang tumutunog, wala pang ano, okay pa naman yung pag-clutch. Gora. Wag mo na yan. Hindi pala yung okay, ganyan. Okay, 5 years old pa yung motor mo. Oo nga, no? Pero, this one, yung iba nagkatalo. Mm-hmm. Kasi yung iba nagkakabit, nilalagyan mo na ng oil, binabasa ng oil bago pandarin. Mm-hmm. Yung iba naman, diretso kabit. Mm-hmm. Bakit ba talaga? Ano ba talaga totoo, sir? Technically, okay lang. Lagyan ng oil para basa na siya. Oo. So, okay lang, di ba? Oo. Pwede din naman wala. Depende. Uh-uh. Bakit sinabi kong depende? Itong motor natin, Thunder, okay lang walang oil pagkabit nito. Alam mo bakit? Bakit? Andito yung clutch assembly. Oo. Uh-uh. Andito yung lalagyan mo ng oil, oh. Pag binuhos, babasa na agad yan, automatic. Oo nga. Pero kung ilalagyan mo ng oil, nandito, okay, nandun, basahin mo muna bago mo ikabit yung ah, so ito sa atin, okay lang kasi direkta, oy, ay rekta sa ano. Oo, paano ginagawa yan? Uh-huh. Una, lining. Tapos? Plate. Ganda pa ng plate mo. Plate yan. Mo, bakit maganda pa to? Maganda pa. Talaga sa oil. Ah, okay. Bantay pa, oh. Oo. Yung gear, tsaka yung side plate. Oo. Bantay pa. No. So, ibig sabihin, maganda yung oil mo, ginagamit, o kaya maintain ka sa oil. Mm-hmm. So, parang halinginan. Hmm, alternate. Uh-huh. Una muna ang lining ni kakabit. Uh-huh. Tapos itong matulis na side, nasa labas yan. Uh-huh. Kaya ako tinanggal, kasi hindi ko na-check. Pag naupod na, magbabasag to, kakainin niya sa loob. Oo nga. Yan yung oil pump, sir, oh. Yan, papaikot sa oil sa ilalim. I see. Doon dumadaan yung oil. Oo. Kita mo na. Yan yung explain ko sa'yo dati. Siya yun. Nice. Pero pag nagpapalit ng ganyan, sir, Chris, every ilang year? Pag gano'n, sir, may mga misgear ka na minsan. Isa din yung misgear. Medyo matigas na talaga. So, bakit malambot na yung ano. Uy, that's the time. Napapacheck mo na. Kasi it comes with the age. Oo nga din. Ba't ka nagtanong nun, sir, kung plain ba or may coated na ano, yung kulay ng spring? Mostly kasi, kapag walang coat, ganyan. So, ano yan, stock, standard. Ah, okay. Ito may mga kulay. Ano to? Ito yung tinatawag ng mga high performance para ma-identify. Kasi ang ginagawa ng iba, lalo na sa reader, racing, stock, racing, stock, racing. Bakit ganun? Ayan, mas maganda daw ang puppet. Pero hindi nila alam. Ang tulak or yung force mismo should be equal distribution. Bakit mo... Nilalagyan nila ng ito kasi mas malambot daw. Ito kasi mas matigas daw. Para ano daw? Diba? Nagatipak. Oo nga, nagatipak. Paano yung pag mag ganyan, Sir Kuis, tapos masali yan siya sa oil, okay lang ba yan? Tanggalin natin yan.
Paano yung kung mag-play habang nag-play siya? Hindi naman din lalabas yan, nakalibing na. So, ito lang kasi kinain niya, si matulis. Ah, okay. Kaya pag nakalibing na, wala na. Doon na yan, fixed na yan sa loob. Yan, tanggalin natin siya. Wala, hindi ka nagpalit ng... ng... gasket. Laka. Kaya nga, gasket. Sige yan. Tignan mo, malinis-linis. Asan ang gasket niyan, Sir Quay? Asan, nakadikit. Asan ang gasket? Itong brown? Ah, okay. Tama yan. Ay, yung gasket pala. Yep. Diba yun? Susuti. Ayos, no? Oo. Okay. Siyempre, yun yung papayag na. Kaproblema tayo. Mula. Eh, magbubuda na naman to ngayong katapusan ni. Buda? Mm-mm. Sama yung tropa niyo? Sama yung tropa. Mm, sila pa rin, kami pa rin. Sapat lang. Kasi, yung torque wrench, natawad, hindi naman natin alam yung specifications na to. Oo. So, sakto lang dapat. Saktong sikip. Saktong sikip. So ayun mga kuis, napalitan na ng bagong clutch lining at saka clutch spring si Bart. So titingnan na natin anong performance ito mamaya pag uwi. Ayun ako Bart, ang dami mong hinihingi. So syempre, gamit nating engine oil mga kuis ay patrol oil. Patrol oil! Baka naman! Oh? Yun yung gamit natin eh. Nag-recommend na ng ibang oil pero... Oo nga, patrol oil pa rin. Shout out patrol oil. Okay. So dati mga kuis, ang nilalagay natin dyan is 1 liter lang talaga na patrol oil. Eh since meron na si Bart ng air cooler, so, as per advice ni Sir Quiz, 1.3. 1.3 yun, Sir Quiz, no? So, 1.3 na. That's why meron tayong isa na reserva. Diyan tayo kumukuha ng 0.3. So, patrol oil! Yan, no? Bekeneman, patrol oil. Shout out sa'yo. End of flashback. Pansin ko talaga sa mga diaphragm type na carb. Oo. Pag madumihan na, i-overflow niya talaga. Oo. Kasi, nagbabara dun sa ano ba? Sa needle valve. Oo. So, hindi siya mag-lock. Isuka niya talaga hanggang sa mawala yung ano. Hanggang sa mawala yung dumi. So, kung meron ka nito, automatic yan papatayin niya. Oo. Kasi pag hindi umandar makina. Mag-stop yung flow ng gasolina. Fuel cap. Ano kasi to? Ang fuel cap is not just ano necessarily na fuel cap siya. Uh-uh. Dalawa kasi function yan. Fuel cap meaning pinapatay niya, di ba? Oo. Uh-uh. Pag ano. Tapos, isa pa dyan, para din siyang fuel pump. Oo. Uh-uh. Kasi nagre-rely siya dun sa vacuum na hinihigot ng manifold. Uh-huh. Para sakto lang din yung volume ng gasolina na ipasok mo sa carburetor. So hindi lang pala pang stop ng flow yung fuel cap. Oo. Yung stack ng radar nakita mo? Oo, nakita ko yun. Ay, okay. Pero yan, Sir Quiz, yung fuel cock na yan, sa radar yan siya na-stack. Actually, yung fuel cock na ganito is lahat ng diaphragm type na motor may fuel cock na the same. Okay. Ito, stack ito ng radar. Biogeekan. Oo, oh, oo, no. Hahaha.
malambot naman din. Kaya nga, oh, pag ano sir, kuis, pag umandar na at mainit na, malambot siya. Ano? Problema mo dyan, ang cable. Ang cable ko? Bakit ano sa cable ko? Meron na yung corrosion problema, dyan. Sinabi ko na kasi sa'yo, di ba? Mm-hmm. May problema kasi yung stuck na cable. Mm-hmm. Kahit sa lahat ng cable dito, may mga problema yan pag tumagal. Mm-hmm. Plastic coated. Oo, plastic coated. Nix lang yung loob niyan, tapos yung coating ng plastic, anti-corrosion kasi yan. Pero eventually kasi nagagasgas yan kasi spiral spring yung nandito. Yes, oo. Gagasgasin niya yan, yung mga kinain, nasa gilid lang yan. Oo. Yan yung nagpapatigas, papabara. Ay, okay. So dapat, ang ipalit niyan, sir, kuis, yung ano talaga, yung hindi coated. Oo. Experience ka na, tapos kurso na you study. Bitaw, correct. Para ma-enhance. May ano ka, kumbaga, yung module siya out sa utak mo. Mm-mm. Technically sound. Mm-mm. And physically correct. Damn! Ah. Paano rin ko na, sir, guys? Fire hole! Diba? Hindi na napuno ang filter. Tumandar na. Kasi yung puno. Oo. Siyempre hangin niya. Hangin. Oo. It's done. Ay, pag pinatay niya, kala mo wala, no? Walang gas. Kasi hindi naman pupunuin yan. No need. Kasi meron po. Hindi po kapasok pa. Pero sa ganito ka konteng gas, sir, kuis, mapasok yan siya dito? Ay, dito ba? Tama? Puno na yun, nandun. Kaya ganyan. I see. So may fuel cock na si Bart ngayon. So pwede na siyang hindi i-off to, sir, kuis, yep. No? So hindi na siya mag-overflow. Hindi na. Ngayon, pag nag-overflow yan, tapos may fuel cock, yung ilalabas lang ng carb, kung ibig sabihin nag-overflow, possibly may dumi na nagbara. Mm-hmm. O isusuka ng carb yan. Mm-hmm. Via overflow. Mm-hmm. Yung isusuka niya na gas, mm-hmm, yung dito lang sa bowl, sa ano, sa bowl. Mm-hmm, yung sa bowl. Yung sa bowl lang na gas na supply. Mm-hmm. Yung dito sa tank, wala na, shut off na yan. Mm-hmm. Pinapatay na ng fuel cap. Fuel cap. Ah, okay. Yun. Yun, no? So, cable na naman. Yeah, so ayun mga kuis, aside sa nilagyan natin ng fuel cock si Bart, just like that, palitan din natin siya ng kanyang clutch cable kasi, ewan ko kung maririnig nyo ha, yan o, diba maganit at matigas. So ayun mga kuis, tapos na napalitan ng bagong clutch cable si Bart, and guess what? Wala na yung ganito. Tingnan niyo, napakatahimik na oh. Yan oh. Oh ha. 'Di ba? And of course, meron na to. So no need na i-off natin ito every time na hindi natin gamitin sa Bart. Kasi meron na to. All right. You know, so ayun mga kuis, Bart is good na to go. So again, yung mga pinalitan natin dito is, of course, the clutch cable. To sum up lang lahat ng ginawa natin ngayong araw, wala na siyang grind o yung kagod na maririnig. And of course, yung pinakabago niya, diba? So wala na rin leaking ng gasoline dito. And ano yung pinakahintay nyo mga kuis, dahil marami nagtatanong specs ng Thunder ni Sir Kuis. Yan. So iwa-walkthrough ko kayo ngayon bago tayo umuwi. Alright. So mga kuis, this is the Thunder of Sir Kuis. Yan o, kung makikita nyo, diba parang hindi Thunder no, pero Thunder yan, my God. So bago ko i-mention lahat mga specs na nandito, alam nyo na, montage.
Ito na. Una tayo dito sa loob ng engine ng Thunder ni Sir Quiz. Ang nakalagay dyan is 60mm piston forge. No? So, dito yung nakalagay. And then, yun, dyan. Yung 60mm piston forge. Tapos, naka 0.005 cam lift na yan. Oh. So, in layman's term, lifted cam na rin yan siya. Tsaka, kumbaga, sa mga normal na kasabihan, naka-racing cam. Yun. Kaya, kung napanood nyo yung unang vlog ko sa Motor ni Sir Quiz, wala ko ibang masabi, kundi puro ako wow. Ang bilis. And then, ang carburetor niya, kung mapapansin nyo, yeah, it's a stock, pero naka 29.05 diaphragm type. Obviously, kasi yung stock ng Thunder is 26mm. Okay, so yan yung mga specification dito banda. And aside from that, is of course, naka oil cooler, kagaya ni Bart. So mga feeling big bike tong Thunder namin. Tapos, naka racing CDI yan dito sa loob. Alam nyo na, ayan o, pula o. Pula eh. So, DSK yan. So, dun sa mga nagkakaproblema sa racing CDI, special DSK ang brand, well, alam nyo na kung naano kayo. Na fake kayo. And then, ano pa bang meron dito? Yeah! Naka-monoshock yan, mga kuis, oh. Ayan, oh. Oh. Naka-monoshock yan. So, naka-monster monoshock yan siya. And of course, aside from that, naka-rear disc brake. Diba? So, parang magkasing laki lang ito sila ng front disc brake. Okay? And then, naka power pipe. And then ayan oh, naka RCB yan siya na, yeah, RCB brake master. Rear brake master. Tapos naka fuel cock na rin. 'Di ba? And then ang kanyang fuel gauge, panel gauges. Iba na rin, and of course, tingnan niyo yung headlight. Parang Benelli style oh. Dalawang bilog. So I think yun lang mga quiz, no? Pero once masubukan nyo to, mapapasabi ka talaga kayo na pwede bang iganon rin si Bart. Ayun, so that's all. So yun mga quiz, at napanood nyo ang ating you know, minimal upgrade kay Barty. So, pinapalitan natin siya ng carburetor from Kihin 28mm. Pinalitan natin siya ng stock carb ng Suzuki Thunder 250 28mm pa rin. Kasi, gaya ng sabi ko, ang stock carb ng Thunder 125 is 26mm. So, well, ang pinagkaibahan lang ng Kihin at nitong stock carb ng Thunder 250 ay of course diaphragm type. Obviously, ang ating stock carb, and ang Kihin naman is piston type. Alright, then pinalitan na rin natin si Barty ng racing clutch lining and clutch spring. Ang brand is Pete's Bike. And eto na ngayon, may kung tatanungin nyo anong improvement, eh syempre bumilis ng bahagya ang kanyang hatak. And of course, considering na si Bart ay naka racing CDI na rin, well, talagang bumilis. And yun. Tapos pinalitan rin natin siya ng bagong clutch cable at hindi na maganit
di tulad nung stock noon na maganit. Anyway, ang bilis ni Kuya. Well, anyway, mga kuys, I think that's about it, mga kuys. Well, anyway, mga kuys, I think that's about it. That's the minimal upgrade for Barty. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway may nakuha kayong idea or idea doon sa ating video, especially kay Sir Kuys, na hindi natin may pagkakaila, magaling siya sa pag ayos no ng ganitong motorsiklo, Suzuki Thunder. At nakita niyo naman yung kanyang Thunder din na 125. Sobrang bilis din noon kung matatest ride niyo yon. God. Anyway, anyhow, if you watch this for, mga kuys, you are so dope, you're so great. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa inyong suporta. Naway hindi kayo magsawang manood sa ating vloggy vlogs. And of course, hindi ka pala kapag-subscribe sa ating YouTube channel at nagustuhan nyo naman ang ating mga videos, madali lang ang inyong gawin, mga kuys. Kindly hit that subscribe button and of course that notification bell upang maging updated kayo sa ating mga upcoming vloggy vlogs, mga kuys and sis. And huge shout out Sir Kuys, maraming salamat sa iyo dahil for what you have did or for what you have done to Bart. maraming salamat sa iyo, Sir Kuys. And ride safe palagi. Anyway, mga kuys, hanggang dito na lang. Once again, this is your main man, Kuya Nin, saying, keep safe, stay safe, and ride safe, mga kuys. And of course, ride within your limits. Woo! Till next vloggy vlog, mga kuys. Ka-chow! Woo!